Magandang hapon po sa inyo mga ka-trivia at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng ating mga bagong subscriber at sa mga suki na po natin. Dito po tayo mga ka-trivia po sa ating farm sa tabing ilog kung saan po yung ating spray ng ating herbicide. Ito, unti-unti na po siyang namamatay. Dilaw na po ang itsura niya mga ka-trivia. Yung ating cover, pinatay na po natin siya dahil baka naman ng atin naman pong kalamansi ay kanya pong balutan ng bagay. Ito po yung namuti po sa bulaklak. Pero labas pa rin po ng labas ng bulaklak. Kahit sa kabila mga katibya po na meron po siyang mga bunga. Napakasipag. Grabe. Ito, sa April na po natin ito papipitas ang ating pong kalamansi dahil maliliit pa siya. Yan. Mali natin, baka sa April, mga katribya, ay tuminag ang ating pong kalamansi. Pero itong malamang itong mahal na araw na ito, ayan na yung mga buko po natin, mga pansunod. Nakaporma na. Ayan, nakagandahan ng ating kalamansi. Dire-diretso sa pamumulaklak. Sabi ng ating katribya, natural daw ay kasa kalamansi yung namumulaklak. Lalo na kapag ito ay natitigang. Tapos, makakatikim mo ika ng tubig. Maglalabas talaga ika ng bulaklak. Kalamansi. Tama naman. Natural lang naman yun, mga katribya. Pero ang hindi natural doon, yung kung magtutuloy ba yung bulaklak ng kalamansi. Mamaya, bulaklak nga ng bulaklak, laglag naman ng laglag. Ayun. Yun yung natural doon sa kalamansi na walang abonong mahusay o maganda. Ito yung ating bagging at your service. Hindi natin ito in-spray dahil lalo na itong magugubat. Kailangan talaga, meron tayo nakaprepare palagi ang pang herbicide lalo na sa tagulan. Magandang balita mga katribya, tumitinag po ang kalamansi natin ngayon. Sabihin, bumibilis po ang bentahan. Siguro kamo kasi mag mahal na araw tataas po yan. Ganyan ang kalamansi pag mayroon pong okasyon, dahil gamit na gamit ang ating kalamansi mga katribya. Pero yung iba syempre mga nagtitika, bawal kumain ng karne. Malintog na oh. Malilintog na rito sa gawin natin na ito. Tapos di pa natin ito na sprayan ng ating herbicide. Ilang tudling. Sipag po ng pagka ng kalamansi natin magbunga at mamulaklak. After po niya ng
pagkatagtag na, may another bulaklak na naman na inilalabas ang ating kalamansi. Dito medyo maliliit pa po ang bunga rito, kaya makakahabol pa. Sa April ang ating pitas. Mapakabilis po matuyo mga katribya ng lupa at hindi po ng init. Kaya talagang kailangan lagi po yung ating pagpapatubig. Eh dito po yan, lalo na sa ibang lugar, huminto na po yung kanilang tubig. Sa El Nino. Buti po sa atin eh, meron tayong malakas na patubig na nakukuhanan. Malintog na. Malintog na ang bunga. Hindi na talaga makalaki. Hindi na init. Ayan. Ibig-ibig na po magkaroon ng silay o ng hinog. Itasin na to. Tasin na ang bunga ng kalamansi. Sa atin dito eh, magaspang. Laki na rin. Pero kailangan po natin ng spray ng white lice. Ito rin po yung ating kasama. Nabali na yung sanga niya. Sa dami rin ng bunga. Ito, mga halos may mga magkakasabay ito nung namuti po sa bulaklak. Yung kalamansi, kaya nung inalagaan halos sabay-sabay. Ibang mga magsisipag delay ngayon, talagang inihintay nila po yung pagtaas ng kalamansi. Kaya kailangan ay talagang sasakripisyo nila. Nahihintay na lang po nila po na gumanda ang presyo. Kung ito, kailangan to talaga dapat bawasan na. Dahil hindi na rin po makalaki po ang pansunod. Kaya kahit yung mga maliliit, eh magiging ko na po yan. Hanggang doon na lang po ang size niya. Wala na pong ilalaki. Ayan o. Pagka nasa gulong na siya, tutusokin na lang po ng putakte. Yan po, pagka po ang kalamansi po talaga mga katribya po ay sa tag-init. Talagang pahirap pa po talaga magpalaki kung hindi mo susubuan siya ng abono o kaya ng ating foliar. Dahil kakaganon niya, makukotsok ang bunga niya. Ayun, halos kung ito po ay magtubig, halos tuwing ikalimang araw ang patubig niya. Pero hindi pa rin po halos makalaki yung bunga. Halos kasi mga pino na sa sobrang dami. Halos kasi nagtuloy. Ayan. Nakokotsok na.
Diba yan eh, nababali na ang sanga. Yan po ang isa mga katribya, na pag maayos, okay ang iyong alaga, hitik sa bunga ang iyong pong magiging kalamansi. Lalo na pagka ito ay bata. Hihintayin ito ng price. Sa atin naman, hihintayin rin tayo na ito ay lumaki dahil hindi pa talaga siya pwede. Bata pa. Mas nauna kasi itong namulaklak. Nauna itong nag-alaga kumpara doon sa atin. Tubigin na naman po uli. Tubig. Ang importante pag meron tayong kalamansing naalagaan. Sa bayaw ko, eh, marami-rami rin po itong nalaglag yung iba. Pero marami-rami rin po yung natira. Pang Mayo. Yun ang habol po ng aking bayaw. Medyo nasaktan kasi ito nung sila po ay magtigang ng kalamansi. Hirap po makarecover. Although madalas din naman po sila nagsisipag-spray. Kaya lang dahil mahina ang katawan. Ayan. Ang kalamansi mga katribya, pagka po sa tag-araw na ganyan, labas po na labas po ng usbong. Kasi kaya naman po sila naglalabas ng usbong para maprotektahan niya yung kanyang katawan. Kasi mabibilad po sa araw. Kasi pag nabilad po sa araw, lalabas ulit siya ng panibagong mga sanga. At hindi po na El Nino na ating nararanasan. Lahat yan. Kaya isang pagkatapos ng Marso, meron pa tayong April. Sa April, yan po, talagang matindi na po ang sikat ng araw. Yung init, yung klima natin. Yung spray natin ng herbicide. Tepok na siya. Unti-unti na. Spray alaga. Siguro ito mga tribal, last na spray na lang natin ito ngayon tag-araw. I-maintain na lang natin ang ating patubig. Linis-linis pag may time. Marami rin kasi tayo mga katribyang lakad. Meron tayong pang ulam. Ito masarap na pang ulam. Talbos ng Ampalaya. Ang technique nating ginagawa mga katribya kapag po mababa ang presyo ng kalamansi, inalalaki na po natin siya ng husto. Lalo kung hindi naman gano'n siya karami po ang bunga niya, kayang dalin, pwede po nating ihintay
ng presyo gaya po ng mga nakaraan noon. Talagang hinintayin natin ang presyo, nakatikim naman po tayo ng maganda, mahal. Kaya tayo nakakatsyayan po tayo. Kaya lang, siyempre, titiisan lang po natin na huwag pong mamitas. Gaya nyan, maliliit pa naman ang bunga nito. Kaya wala tayo magiging problema na marami magiging reject. Ang mahirap lang, kapag unabis na hindi po napitasan ng kalamansi nito, basal, marami na po magka-reject yun. Iba naman, ipapipitas na nila kaysa doon sa dumami pa ang reject. Lalo na pagka-tukol. Yung tinatawag kasing tukol, pitasin na, makukuha na lang siya. Tinutusok na lang ng putakte. Kaya nagiging reject. Ito yung ating 30 years na kalamansi buhay pa, na nariwa pa ang dahon. Ay, lalo na yung damo, gumanda pa, tsura. Ah. 30 years natin, meron pa uling bulaklak. Oh. Lalabas na naman ulit ng bulaklak niya. Tanggal tayo ng baging. Napitas ito mga katribya sa 1-1. Kailan lang nung kumuha po yung ating piga, 1,000 po yung naging presyo nitong ating kalamansi sa tabing ilog. Ay baka sakali, baka sa susunod na uli na pitasan, baka 1,000 rin uli. Hali, swerte. Hintay lang tayo. Tubigin na siya uli-muli. Hintay lang muna natin mamatay po yung damo. Tapos saka natin siya tutubigan. Sa aking bayaw marami rin pong naraglag na bunga. Sa atin meron na kagad kapalit yung mga bukong mga maliliit pagkalabas po ng bulaklak. Yan pa yung bulaklak. Oh. Sa ating pong kapitbahay. Oh. Ngayon pala siya nagpapalaki ng buko. Ay matagal-tagal na. Buwan na po ng June. Yung kanyang alaga. Kaya lang,
yellowish po yung kanyang kalamansi. Tatlong beses na rin ito naglagay ng abono, mga katribya. Sa tatlong beses na paglalagay ng abono, ito naman po yung kanyang dahon, halos hindi rin po nagbago. Sayang, gumagastos po yung ating katribya doon sa kanyang nakasanayang abono. Hindi naman po nakakain ng husto. Pero tingnan nyo naman ito, mga katribya. Oh, yung pong ating kalamansi, oh, halos puro bulaklak na. Ayan. Hanggang sa katawan, may bulaklak. Patatagtag lang ng konti ito nung ilang pong mga buko niya natin po in-spray. Kaya walang hinto po sa kabubulaklak ang ating kalamansi. Nakakatawa naman niya, kaya hindi naman tayo humihinto ng ating pong pag-aalaga dahil nandyan po yung ating pangangailangan, panunustos natin sa mga gastusin. Okay po, mga katribya, dito lang po tayo pong vlog. Tutok lang po kayo at marami pa kayo pong malalaman about po sa pag-aalaga po ng kalamansi. Shoutout po sa inyo lahat. God bless po sa inyong lahat. At misan, happy weekend po sa inyo. Bye-bye.